Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. And I hope you let me in, yeah. So, for today's video guys is, alam nyo naman na yung content ko is about sa mga satellite TV. Katulad ng mga GSAT, diba? GSAT, Signal, Satellite. Dati guys, meron pa yung SkyDirect at yung Dream. So ngayon po guys, gusto ko lang i-share din sa inyo kung gaano ba kahalaga si Dream sa atin. Kasi guys, ang totoo po niyan guys, si Dream po yung pinakaunang na-install ko. At si Dream po yung pinaka masasabi natin recommended po talaga siya sa mga tao guys. Yun po talaga yung totoo. At bakit ko nasabing recommended siya? Kasi unang-una guys, yung tibay nasa kay Dream na yan. At saka yung quality, at saka yung quality ng lineup ng channel nila guys is masasabi natin na talagang the best. So alam nyo bakit the best? Kasi yung mga channel niya po guys is kumbaga masasabi natin sulit talaga at hindi talaga tayo magsisisi kapag Dream po yung pina-install natin. Subalit guys, dumating yung punto guys na kumbaga sabihin na natin nag-shutdown yung Dream. Kasi para sa akin lang guys, siguro may nagawa silang kumbaga hindi lang nila na ano guys, hindi lang nila naisip kaagad yung dapat gawin. So bali mamaya po guys is gagawa po ako ng paliwanag dyan, but first so basahin muna natin base sa nakita kong information guys kung bakit nag-shutdown yung Dream Satellite TV. So ito po siya guys, babasahin po natin. So ito po yung tanong ng mga tao guys, so what happened to Dream Satellite TV? So ang sagot, on December 31, 2017, Dream Satellite TV ceased their operation after 16 years due to bankruptcy. So ito po yung dahilan guys na kung bakit nag close operation sila, kasi nga na bankrupt. And stiff competition from direct to home satellite TV providers such as Signal, SkyDirect and GSAT. So kumbaga mas nalamangan siya nitong mga Signal, SkyDirect and GSAT. Meanwhile, the Koreasat 7 is currently handled by Satellite. So ibig sabihin guys, yung Satellite po ngayon guys, yung kulay orange po yung dish, ang ginagamit niya po yung Satellite ngayon guys is yung Koreasat 7. So kung inyo pong mapansin guys, yung facing po ng Satellite, Satellite dish ngayon guys, yung kulay orange po yung dish is yan po yung facing ng Dream Satellite noon. So mamaya po guys is ipapaliwanag ko yan. So once again, the Koreasat 7 Satellite is currently handled by Satellite, a digital prepaid pay TV service owned by Signal. So si Signal na po ang humahawak sa ano guys, no, si Signal po yung kumbaga may-ari ng Satellite. So mamaya po guys is ipapaliwanag ko po yan. Ito po yung facing ng sa anang Signal dish guys, no. So and then ang Satellite is ganito siya, di ba? Mas lamang siya ng pihit ng konting kaliwa kaysa dito sa Signal. So yung Signal ganito lang at yung Satellite is dito. So itong kung saan nakaharap yung Satellite dish guys, dito rin nakaharap yung Dream Satellite dish noon. So di ba? Ang laki ng difference nila guys. So yun lang po yung masasabi ko dito guys. So yun guys, no. So bali ang totoo pa lang dahilan guys kung bakit siya nag-shutdown or na-bankrupt, mas nalamangan siya ng Signal, GSAT at saka SkyDirect. So yun pala yung totoong rason guys kung bakit siya nag-shutdown or na-bankrupt. Kasi wala na po yung income na pumapasok. So bale ganito po yan guys, nung ginawas 2014. So 2014 manata, hindi ko lang masure guys kasi nakalimutan ko na. Noon guys, nung siguro
sa base sa evaluation nila, nakita nila na humina yung income nila, kumbaga humina. Kasi bakit humina? Kasi guys, nung 2006 lumabas na yung GSAT. Pero nung panahon na yun guys, wala pang GSAT Pinoy. Kasi sa natatandaan ko, GSAT Pinoy parang lumabas ata siya mga 2013. Hindi ko lang sure guys. Basta mga 2013. So diyan na tumunog yung salitang GSAT Pinoy. At saka nung lumabas yung GSAT Pinoy guys, sobrang daming tao po talaga nagpa-install. Alam niyo bakit? Mura kasi, napakamura. At saka nung channel pa niya noon guys is 34 channel. Sipin niyo guys, 34 channel. And then yung card nila is 99 lang. So kapag ikaw lang ang mag-load, ang babayaran mo lang is yung 99. 'Di ba? Pero kapag magpa-load ka sa outlet, kasi normal naman talaga 'yun kapag magpa-load ka is may tubo. So yung iba 120, yung iba 110. So wala na akong pakialam diyan. And then guys, so nung nakita ko ng Dream na humina sila, kasi yung signal din guys noon guys is naglampas din ng channel na 100 din, which is yung Dream noon wala pa silang 100 na package na load. So yun yung dahilan guys na humina, unang rason kung bakit humina ang Dream. Kaya noon nung hindi ko sure guys ha, kasi sa akin lang opinion guys, kasi nung nakita nilang humina yung income nila guys, automatic naglabas din ang Dream Satellite TV ng new version ng decoder box ng Dream. Sa madaling salita, gumawa sila ng Dream na bagong version. Yun yung maliit na box, maliit na decoder. Sumabay na siya sa signal na maliit na decoder, sumabay na rin siya sa GSAT na maliit yung decoder, at yung SkyDirect guys na maliit yung decoder. So yung decoder na yun na maliit guys sa Dream, may load na rin siya na 100. Kaya lang yung 100 nila na load guys is kaunting channel lang. At yung pero yung mga channel na ano guys, pero yung mga channel na ibig sabihin yung mga fundamental channel na basic, tinitingnan ng mga tao katulad ng GMA, di ba? TV5 nandun sa 100 package na load. Kaya lang, katulad ng iba pang mga channel na gusto ng mga tao, Cinema One, PPO, mga NBA. So mga NBA guys, wala na sa ano, wala sa 100 package na load ng Dream. Kasi yung mga channel na kung ganun guys is napakamahal. Which is kung magpa-load ka ng Dream guys, yung Dream na 650 man ata yun, yung pinakamahal nila, is hindi ka talaga magsisisi sa channel na makukuha mo. Alam mo kung bakit? Kasi yung channel ko na makukuha nyo noon guys is napaka the best quality po talaga siya, at wala po sa iba yun. Kaya lang ang tanong, maka-afford ba yung mga tao sa mga ganong presyo? Siguro may maka-afford, pero yung maka-afford is yung may insaktong sahod, sweldo, budget sa mga ganon. Pero yung alam naman natin guys na sa Pilipinas, halos mahirap po talaga yung mga tao. Katulad ko, sobrang hirap na tao. So kaya hindi ako maka-afford sa mga ganong halaga, di ba? So ang sa atin lang naman kasi, pinakamadali, alam niyo naman, na kapag mahirap lang is, hindi tayo maka-afford sa mga mahal, di ba? Alam niyo naman yun. Basta mga mahal, base nga sa ano guys eh, base nga sa economic study guys, basta sa economic study, kung saan yung pinakamura, doon yung tao na bibili. Kumbaga, yung pinakamura, yun po yung pinakaunang, kumbaga, yung anong tao guys, yung expression ng tao, di ba? Kapag pupunta tayo ng market, bibili tayo ng bigas, di ba? Isda o kung ano man yan, karne, yung pinakaunang tanong talaga natin, presyo talaga, kasi sasabihin natin magkano ang kilo, di ba? Magkano presyo? So, sasabihin talaga ng tao is yung magkano, di ba? At kapag nakita yung tao na mura, and then kumbaga mura and then sulit pa, so yun yung nangyari sa ano guys, yun yung nangyari sa GSAT Pinoy, bakit siya lumakas, kasi nga yung mga channel niya guys is pangmasa talaga.
yun lang yung masasabi ko, pangmasa talaga. Pero nung panahon na yun guys, na lumabas na rin yung latest version ng box ng Dream na 100, huli na. So hindi naman sa ano, pero para sa akin guys, huli na. Siyempre ako, just like for example ako, nakapagpa-install ako ng signal, either signal, GSAT, SkyDirect. Hindi naman pwede na magpa-install pa ako ng Dream. Hindi naman pwede na dalawa yung box ko. Okay lang yun kung marami akong pera, di ba? Kaya yun po yung dahilan guys, na para sa akin humina talaga yung Dream. At unti-unti nang nababawasan yung subscriber nila, at siguro napag ano nila guys, napag-isipan nila na mas maganda siguro kung kumbaga itigil na yung operation nila, di ba? Sayang din naman yun guys. So para sa akin po guys, si Dream po sana yung pinaka the best. So kaya lang wala na siya eh. Para sa akin lang si Dream po yung pinaka the best. Kaya lang nung ang problema lang kasi guys, yung mga channel na guys is ano eh, sobrang ganda, at syempre kapag maganda may quality, may presyo din yan, may presyo din siya nakatumbas, di ba? So ganun pa man guys, yung satellite po is ano, naka ano pa rin siya sa yung satellite direct cable ngayon guys, yung kulay orange yung dish. So ginagamit pa rin niya yung satellite ng KoreaSat sa Dream, kasi yung ano guys, yung Dream guys is dati ano yan, KoreaSat 5 yung satellite na frequency niya, and then or KoreaSat 7. So kaya po kung titingnan niyo diyan sa ano, kaya po kung titingnan niyo diyan sa site satellite niyo, kapag nag-change po kayo ng channel, makikita niyo po diyan ang KoreaSat 5 noon nung hindi pa kayo nakapag-upgrade. Sa pero pag nung nakapag-upgrade na kayo, is kapag naglipat kayo ng channel, may lalabas po diyan na KSat 7. So ibig sabihin KoreaSat 7. 'Yun po yung satellite ng Dream cable noon guys. Para sa aking opinion lang guys, no, siguro nung para sa akin lang, sana kung yung Dream is naglabas na sila ng new version ng na box, yung maliit na maka-afford na yung mga tao, kasi may load na sila na 100 eh. Sana yung mga decoder box rin na old version guys, sana ginawa nila ng paraan na maka-load din yun ng 100. Kasi ang nangyayari po kasi guys, ganito kasi eh, yung old version, 250 packets po yung pinakamurang load niya. And then, yung new version, 100 po yung load niya. Pero, kapag ang gamit mo ay old decoder box ng Dream, yung old version na tinatawag, hindi ka pwedeng magpa-load sa 100 packet ng load sa new version. Diba? Sa madaling salita, kahit may Dream ka pa na decoder box, and then, ito ay old version, so hindi ka pwedeng mag-load ng 100 packets na load. So yan po yung dahilan guys, na nakikita ko na ang mga tao is nag-switch decoder sila. Kumbaga, example ako, Dream ako, Dream kasi Dream yung pinakauna eh. And then nakita ko yung GSAT mas mura. And then may ano pa, may Nick Junior pa. And then may anak ako. So yung mga bata is mahilig sa mga cartoon, di ba? So kung ako yung tatanungin guys, GSAT Pinoy ako kasi napakamura eh. At marami pang channel, di ba? Yan lang yung yan lang yung masasabi ko guys. So hanggang dito na lang po guys, at siguro next topic natin guys is hindi ko lang muna sasabihin kasi nga sa ngayon guys is sobrang busy ko po talaga sa schedule sa school namin guys, lalo na sa mga panahon na ito guys, more on major talaga yung subject namin. Pero ang masasabi ko lang guys sa lahat po ng may magko-comment diyan, ito lang po talaga yung sasabihin ko sa inyo all the time. Kapag nakita ko po yung comment nyo, nagre-reply po ako kagad guys. Wala po akong ini-spam. So, yun lang po yung masasabi ko guys.
hindi lang po ako nagre-reply, kundi nag-o-offer pa rin po ako ng video call tutorial. So yan lang po yung masasabi ko, guys. So sana lang po, guys, huwag nyo na ako kalimutan i-subscribe at sana magtulungan lang tayo. So yun lang po yung masasabi ko, guys. So hanggang dito na lang po, guys, at thank you so much po sa panonood sa aking video. Bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. And I hope you let me in, yeah.